Robert, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig na katutok po sa ating programa. Opo, Chairman, unang-una po kukumustahin po namin yung pag-imprenta ng mga balota. Kumusta po ito ngayon? Tama po, Sir Robert, tayo po yung nagsimula ng mag-imprenta. Ito po ay tatagal ng isang buong buwan. Ito po ay hindi lamang balota, kundi kasama rin po, Sir Robert, ang mga ibang election para paraphernalia, yung mga non-accountable at accountable forms na ginagamit natin sa araw na election, katulad halimbawa ng mga election returns, yung mga tally sheet o tally sa pinalilagay sa tally board. So yung po mga ibang gamit na yan ay kasama rin po sa i-imprenta natin sa National Printing Office. Ito pong pag-iimprenta na ginagawa natin, Chairman, kagaya pa rin po ba ng nasabi ninyo na may tatlo tayong makina at ang bawat makina kaya mag-imprenta ng 1,000,000 balota sa isang araw, so lumalabas para mga 3,000,000 ballots a day yung i-imprenta po ninyo? Tama po, Sir Robert, tayo po mismo ay pumunta sa National Printing Office, ipinakita natin sa ating mga kapatid sa pamamahayag yung gagamitin ng mga machines at kung paano yung proseso ng pag-iimprenta hanggang sa mismong pagkakat, yung pagpapaliit ng mga balota upang makachat doon sa tamang size po. At yun po, again, 3,000,000 bawat isang araw ang mapiprint po natin na balota. At hopefully nga po, isang buong buwan natin ma-accomplish yung pagpiprint ng mga 19 to 91 million ballots po. Isang buwan po ang inaasahan natin para matapos po ito. Right after the printing, Chairman, ito po ba ay ipapadala na sa mga lalawigan or i-hold po muna ninyo? Ang ating po kasing pag-distribute ng mga election paraphernalia ay ginagawa natin usually mga 2 hanggang 3 linggo bago ang election. Kaya po kung sakasakali at na makakatapos po tayo ng isang buong buwan, mga first week ng November, tapos po tayo, dapat po ay nagpapadala na kami ng mga election paraphernalia, lalo na sa mga far-flung areas, yung mga malalayong lugar natin sa ating bansa, ng hanggang 2nd linggo ng Nobyembre. Pero titignan din po natin, Sir Robert, yung timetable. It may be possible, hindi ko naman po sinasabing yan ang mangyayari, pero it may be possible po na by that time, ng first week ng November, bago pumunta ang second week ng November, Sir Robert, ay maliwanag na talaga kung mare-reset ba ang ating barangay na SK election. Mapopospone po ba ito o talagang matutuloy sa December 5, 2022? Opo, sapagkat ito pong panukalang pagpapaliban, Chairman, ay naratipikahan na po ng lower house at ng upper house at inihintay na lamang po natin yung desisyon ng Pangulo kung a-aprobahan ito at hindi. At kumpara doon sa nilalaman na naunang panukala, magiging October ng susunod na taon yung election, kabayan, kung aprobahan ng Pangulo. Tama po, Sir Robert. October po siguro. Ako po, gusto ko lang mag-speculate. Maaari isa sa kadahilanan nila ay dahil alam niyo naman pag Disyembre, yan ay araw ng Kapaskuhan at panahon ng Kapaskuhan. At siyempre, siguro nga, baka mas magastos lalo-lalo na sa mga kandidato at yung lalo na sa pag-iikot nila. Yung October po yun, eksakto lang din po yun sa aming preparasyon at the same time kung sakasakali, eksakto rin po sa aming naging prediksyon. Opo. At kung maging October ito, Chairman, pero habang wala pa rin final say ang Pangulo, wala pang pirma dyan, yung registration ng filing ng COC, same date pa din, yung kagaya na pag-usapan po natin last time dito sa programa, wala magbabago pa doon sa schedule na yun so far? Wala pa magbabago, Sir Robert, mula po October 23 hanggang 29, except October 26 ay magpaparegister, magpapatanggap na po tayo ng mga certificates of candidacy mula sa ating mga kandidato. Hindi po magbabago yung mga timetable po na iyan. Ilalabas po namin yung mga iba pang guidelines sa mga susunod na araw, hindi lamang sa pagpa-file ng certificates of candidacy, kundi pa ibang guidelines din, lalo na yung mga general instructions para sa ating mga mga guro. So, po tayo, hindi po tayo titigil at dire-diretso pa rin po yung ating paghahanda na ginagawa para sa December 5, 2022 elections. Chairman, etong sa kalagitnaan ng pag-iimprenta po ninyo, bigla po lumabas yung desisyon ng Pangulo, pinilagdaan niya yung panukalang batas. Yung pong printing ng balota, itutuloy niyo po, tatapusin ninyo or i-hold ninyo kung hanggang saan lang may lumabas na desisyon ng Pangulo? Ang initial po namin reaction talaga, Sir Robert, at saka plano ay tutuloy lahat ang ginagawa natin. Sapagkat syempre, lalo na po yung mga notices of award, Sir Robert, lalo na po yung procurement namin, yan naman po yung amin ang nasimulan. Para po hindi yata magandang bigla namin ititigil kung naandyan na yung mga gamit. At yung mga gamit naman yan ay gagamitin pa rin sa susunod na eleksyon kung sakaling ito ay ma-reset at ma-postpone.
Kaya lamang po si Robert, amin din pong matindi at matinding pinag-aaralan legal kung anong implikasyon niya, lalo na sa issue ng COA o ng audit. Mm-hmm. Sapagkat, kung halimbawa po ay ang eleksyon ay hindi na matutuloy, para bang andating, paano ka pa magbabayad ng ginawa o doon sa sinuplay sa iyo sa panahon na wala namang eleksyon? So, pinag-aaralan po namin ang aming legal team kung ang pinapatigil ba sa amin kung kapag ka ba nireset ang eleksyon at hindi itinuloy sa December 2022, eh kami ba ay pinapahinturin ng batas na mag-prepare para sa eleksyon? Mm-hmm. Kung tutusin si Robert, ang kasagutan doon, maliwanag naman eh, na hindi. Mm-hmm. Kasi in the first place, pwede ka naman mag-prepare kahit 1 year before the election eh. Di ba? Pwede ka naman maghanda 1 year before the election. So, initially po, ang aming talagang pag-aaral ay itutuloy pa rin namin ang lahat. Kasi po, hindi natin masabi, alam niyo si Robert, para po naunawaan ang mga kababayan natin, opo, hindi po magiging batas lang, isang batas, kung napirmahan lang ito ng ating Pangulo. Kinakailangan po yan ay ma-publish. Mm-hmm. Ma-publish kung hindi man sa official gazette, dapat sa newspapers of general circulation. Eh dito po sa ating umiiral na patakaran, ang isang batas ay magiging batas lamang kung ito ay na-publish ng 15 araw na magkakasunod, mm-hmm, sa newspapers of general circulation. So isipin niyo po, Sir Robert, kunyari po mag-estima tayo. Sabihin na po natin magpirma ang Pangulo hanggang October 10, 2022. Kunyari po, mag-speculate lang tayo. Mm-hmm. Ngayon po, mapirma ng Pangulo, ipapublish po yan, Sir Robert, na mga 14 araw. Kasi 2 weeks. So, technically po, October 25 pa, mm-hmm, magiging batas yung ating yung batas na meron tayo, yung panukalang batas na meron tayo sa kasalukuyan. October 25, Sir Robert. Baka po, depende pa nga po yan kung kailan talaga pipirmahan ng ating Pangulo. So, isipin nyo po, October 25, matatapos na po kami by that time ng printing ng balota natin. So, mm-hmm, kaya po tuloy-tuloy pa rin po yung aming ginagawang paghahanda. At doon naman po ata sa panukalang batas, I'm not sure, Chairman, kung nakita na niyo yung final copy, yung pinadala sa palasyo, eh tama nga ho kayo, wala namang specific doon na sinabi na yung preparation for the barangay and SK elections dapat mag-stop din. Ang sinasabi lang naman, yung mismong araw ng eleksyon, yun yung ipinagpapaliban patungo sa October 2023. Yes, Sir Robert, ang maaaring magbago lamang dyan, Sir Robert, ay yung pong date na nakalagay doon sa mismo aming balota na nakalagay doon ay December 5, 2022. Yun po yung iniimprenta sa kasalukuyan. Pero huwag po mag-alala mga kababayan natin, kung sakali pong tayo ma-postpone at ma-reset, eh yun pa rin po ang balotang matatanggap nyo. Nakalagay po doon ay December 5, 2022. Pero kami po ay pwede mag-issue ng isang resolusyon na sinasabi namin na yung lahat ng balota na naimprenta namin ng 2022 ay yan pa rin ang balota na gagamitin namin kung sakaling itimatutuloy sa October 2023 naman po. Opo. Chairman, paano yung mga magpa-file ng COC halimbawa kung sabihin na natin inaprobahan nito at next year mangyayari yung halalan, eh paano po yung mga tumatakbo sa SK? Eh halimbawa naging 25 years old na sila, sabihin nila, hindi naman po namin kasalanan na ipinagpaliban yung halalan, bakit ngayon hindi nyo kami payagan? Sadya po, Sir Robert, alam niyo po, yan po yung isa sa mga provision na ipinili talaga na mailagay ni Senator Alan Peter Cayetano. Subalit nung magkaroon na po ng bicameral conference committee, yung provision ay nawala na po at hindi na po ipinagpatuloy. Ano po ba yung provision na yon? Ang sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, tama po kayo, Sir Robert, hindi na makasalanan ng kandidato sa SK na siya ay disqualified na by next year. So sana yung naging panukala ng original na panukala, Sir Robert, ay kung ako ay 24 years old ngayon sa eleksyon ng December 5, 2022, pero 25 sa next year, kung kailan may pagpapaliban ng halalan, ay ako po ay kwalifikado pa rin. Yung po yung nakalagay sa panukalang batas. Kaya lang, natanggal na po yun. Kaya po dapat, kung tayo po ay matutuloy ng halalan ng October 5, 2023, halimbawa yun ang magiging araw ng eleksyon, dapat po eksaktong 24 years of age lang po kayo. Sabi po ng SK Reform Act, 24 years of age, hindi pa pwedeng sobra ng isang araw, dapat eksaktong 24 na taon sa mismong araw ng eleksyon sa October 2023.